Alright, so guys, ito na naman yung bagong video natin ngayon. So, pasyon na nasa ano kami ngayon, nasa terrace kami. So, kasama sa ko si Chikadora, ayan siya, oh. Tatanggal siya ng uban ko, nakakaloa. Kasi mahangin dito sa labas. So, andito lang kami, oh. Alika dito, dito ka. Okay. So, yung papakita ko sa inyo. Sa labas kami, yan. Ito yung ano. Ayan. So, hindi ko naman siya pakita kasi medyo, ano, hindi maayos. So ngayon, yun na nga, maraming nagre-request at saka mga nagtatanong sa akin kung paano ba ano deadmahin yung mga harassment ng lending companies, lalo yung mga online lending app na nagsulputan ngayon sa Play Store. Alam niyo na kung ano yung mga yun. May mga video din ako about dyan, di ba? So before we get into that discussion, please don't forget to subscribe to our channel and like the notification bell na rin para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng latest video. So, may nag-message sa akin last time. Okay. So, kung ano ba yung ginawa ko para ma-avoid ko yung mga ganong harassment ng mga lending app. So, I'd like to backtrack kung anong nangyari nung nag-apply ako ng lending app. So, as I can remember before, nag-apply ako ng tala na lending app. Okay? So, yung tala kasi is mababa magbigay ng interest at saka, alam mong legit sila. Diba? So, I got approved for 1,000, tapos hanggang sa umakyat siya 2,000, 3,000, hanggang naging 10,000. So, kinip ko yung record ko sa kanila, yung credit standing ko, which is wala akong palya every month sa pagbabayad. So, meaning, good payer ako, okay, for like 2 years yata. But then, may one time kasi na hindi ko nabayaran, kasi nga dahil sa malaki na yung credit limit ko at saka naano ko siya tawag dito na-over ko yung credit limit ko, 10,000 ba naman yon, kailangan kong bayaran ng buo yung 10,000, so nahirapan akong magbayad noon. Okay, so ang ginawa ko, in-overdue ko siya, and then parang ilang months din na hindi ako nakapagbayad kasi nga kulang na yung binabayaran ko. Ay, kulang na yung budget ko or income ko at the time. And then, I found another app. Okay, it's cash lending. Alright, as you can notice na, as you all know, yung cash lending din, mataas siyang mag-interest compare sa tala. Pero green-up ko yun para lang mabayaran yung iba kong bills. Okay, so nag-apply ako, na-approve ako ng 5,000, mga ganun. So, pinambabayad ko dun sa tala, and then, nagre-renew din ako ng loan, kasi binabayaran ko din naman every month yung cash lending. Nagre-renew ako, and then pinambabayad ko na naman sa utang ko din. And then one time, hindi ko na nabayaran yung cash lending kasi tumataas na din yung credit limit ko at that time. So, tawag dito, nire-reach ko din yun. Para bang, nare-reach ko na yung credit limit na yun. So, parang nauubos ka lahat yung credit limit.
So, ayun, hanggang sa nagkapatong-patong yung interest, hindi ko nabayaran. Nag-apply ako ng fast cash, nakita ko yung fast cash. Ganun din siya magbigay ng interest, napakalaki. Alright, so fast cash, may video ako niyan. Kung makikita nyo dyan sa first video ko, ilalagay ko dito, oh. Tingin, ayan, sa taas, ayan. Ito yung first video ko sa fast cash. Pwede yung panoorin yan. Yun yung call recording namin nung isang agent nila sa fast cash. Hindi ko alam kung totoong attorney siya. Kasi nga, nagpakilala siyang attorney daw siya ng fast cash. Naniningil sa akin. Alright, but then I'll just make kwento na lang after this. Markos, hinaan mo. Hinaan mo. Yung record. Hinaan mo. Ayun, kasi makulit yung si Markos. Yung Markos. Hinaan mo muna. Kasi nag-video tayo. Magagalit yung mga Chikadora dito. Magagalit yung mga ka-Chikadora natin. Hindi marinig yung ano. Ayan. Okay na yan. Thank you. Now, so, going back sa kinikwento ko. So, nasa fast cash na tayo, no? So, ayun na nga, nag-apply ako ng fast cash, na-approve naman ako hanggang sa from 2,000 naging 5,000 hanggang naging 10,000 na naman. So, pinabayad ko yon to cover up my cash lending dues. So, nabayaran ko yung cash lending, clean-nose ko agad yung cash lending kasi ang taas mag-interest. Kasi gusto kong konti na lang yung binabayar ko. Oh, okay, dahil sa malaki na rin yung credit limit ko na naman sa fast cash kasi maganda yung credit standing ko. Ano nangyari? There's one time na hindi ko na naman nabayaran. Okay? Kasi nga may binabayaran pa ako yung tawag dito, cash lending. Di ba? Magkano lang naman yung sweldo. So, parang nasa basic ano lang din naman ako. So, kulang-kulang yung pambayad ko. So, sa ako na i-explain yung mga expenses ko. So, ano, gusto ko munang ikwento yung experiences ko sa mga lending app. Okay? So, ang nangyari is hindi ko nabayaran yung fast cash mga ilang ano, tawag dito, ilang months din. Pero good credit din ako dun, ha. Ilang months din ako nagbabayad sa kanila. 1 year din akong naging good payer or good borrower sa kanila. So, until I reached that point na hindi ko na naman nababayaran, ganyan-ganyan. So, hanggang sa nag-apply na naman ako ng bagong online lending app, which is UPeso, kung alam niyo. So, nag-apply ako tapos hanggang sa na-approve na naman ako ng ganung amount, 10,000, mga ganun. So, pinambayad ko na naman sa fast cash. Tapos, parang nagiging ano na siya, hindi na ako natutuwa kasi every time na may sweldo ako, ipinababayad ko din sa cash lending, sa mga lending app. So parang nahirapan na ako, wala na akong savings. My God, nakakalok. Markos, can you please pakihinaan naman please kasi hindi marinig yung ano sinasabi ko. Nagagalit na sila, oh. Sorry na, pasensya na po kayo. Bilis na. Ayan, thank you so much. Alright, so going back, dun nga. So parang wala na akong nasisave, hindi na ako natutuwa. So there's one time na kinausap ko, nag-email ako sa fast cash kung pwedeng i-close na yung account ko. Pati yung sa UPeso, nag-email din ako. Sinabi ko, i-close na yung account ko kasi nga, I cannot pay the whole amount because I have other bills to pay. At saka hindi na po kasha yung pinambabayad ko every month. So, ayun, parang hindi sila pumayag at the time kasi nga, kailangan ko bayaran yung whole amount daw. Eh, wala nga akong bayad. So, ang ginawa ko is, nagbabayad ako pero 500, mga ganyan, every month. Hindi ko na pinapaalam sa kanila. At least, na-update ko yung account, nagbabayad ako. Kasi gusto ko unti-unting bayaran. But, tumataas yung interest pa rin. So, parang baliwala pa rin yung pinabayad ko na 500. So,
there was a time na tumawag sa akin yung fast cash, naniningil na kasi nga ano na eh, parang delinquent na yung account ko. So minumura-mura ako, ganyan-ganyan. Tinetext ako, tinetrat ako, pupunta ako sa barangay nyo, magre-report, at saka magpa-file ng complaint, ganyan-ganyan. Pati sa trabaho nyo, ganyan-ganyan, sabi. So parang natakot na ako, kasi yung information ko is nasa labas eh. So hindi ako safe. So I fell into depression, parang sa inyo, parang kagaya nyo din mga Chikadora. Nafe-feel ko kayo. So ang sabi ko, parang araw-araw noon ayokong lumabas, parang gusto kong nakahiga lang, ayokong lumabas, ayokong magtrabaho kasi parang naiiyak-iyak na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Parang wala akong support system, wala akong mapagsabihan ng ganun. Siya lang si Chikadora kung nakikita niya yan. Tapos nanonood ako ng, just to cope up with the situation at mapagaan yung loob ko, nanonood ako ng mga YouTube videos regarding how to avoid harassment from lending companies. At saka nakita ko yung segment ng Ted Filon about lending app, kasi at that time pumutok yung balita na maraming mga lending app na naka-registered sa Play Store, sa Google Play, na hindi naka-register sa SEC, which is Securities Exchange Commission. So meaning illegal silang mag-operate, di ba? Aside from that, ang lucky din kasing magpatong or magbigay ng interest, which is hindi yun yung standard ng financial industry dito sa Pilipinas. So what I did is, ang ginawa ko, nag-search ako sa government website kung paano mag-file ng complaint. I did write a formal email or writing sa sangay ng gobyerno, like Securities Exchange Commission, pati sa privacy something, national privacy, cybercrime, mga ganun. Tapos sa BSP, Financial Consumer Affairs Complaint, nag-file din ako ng email or complaint sa kanila. In fairness, naka-receive naman ako ng updates sa kanila na they're working on it, mga ganyan-ganyan. And then, lumakas yung loob ko kasi napabalita na parang over 1,000 online lending app, diba, yung hindi naka-register sa SEC. So, meaning scam sila, scam lending company. So, ang dami ding taong nagko-complain, ang dami nagsisend ng message sa akin ng support system, at saka may nagsend din sa akin ng video about yung sa harassment issue na na-experience nila. Na-upload ko yan dito sa channel. Panoorin nyo na dyan. O, yung sa taas. Ayan, o, yan. Kung nakikita nyo yan, yan. Basta dito sa part. Yan, yung card. And then, tapos, ayun, ang dami ko nang nare-receive na message, parang support system na, daw, na nagpapasalamat kasi nga napanood nila yung videos, ganyan. And then ang nangyari, lumakas yung loob ko, so I was able to get out from my dark side. So hindi na ako natakot kasi wala naman pumupunta eh, wala naman nagre-reklamo sa barangay. Parang naisip ko, bakit sila ganun magtrato ng mga consumer or borrowers? Doon ako nagduda rin kasi kung talagang legal at saka professional yung company na nagpapatakbo nun, hindi ganun dapat yung pagtrato nila or paniningil nila sa mga borrowers nila, di ba? So I've been like, may mga utang din naman ako sa banko, pero hindi naman sila ganun, nanggigipit ng ibang tao, di ba? So at saka mapapakiusapan mo talaga yung banko, pwede ka naman bigyan ng ganitong amount, di ba? Na bayaran mo every month kasi naiintindihan nila yung situation. Unlike dito sa mga lending app, nagtaka ako kasi puro mura, puro threat na yung na-receive ko sa kanila, yung mga text message na
keso, mag-file na daw ng complaint, ano na daw, pupuntahan daw ako dito sa bahay, pati sa barangay, aabangan daw ako, ganyan, ganyan. Tapos, nagulat ako kasi isang araw, yung mga katrabaho ko naman, nagme-message sa akin, hindi ko naman sila ka-close, yung mga iba kong katrabaho. Nagtaka lang ako kung bakit, paano nila nalaman na may utang ako. So, ang ginawa pala nung, U-peso, yung U-peso naman to, U-peso yun, ang ginawa ng U-peso is, minessage yung mga katrabaho ko. Diba? Pati yung cash lending, minessage din yung katrabaho ko na may utang daw ako na ganito. Kailangan sabihan daw nila ako na magbayad kasi, yun, ipapahiya daw ako something like that. Which is napahiya na ako kasi yung hiyan ako sa sarili ko. Actually, nag-resign ako doon sa trabaho ko. Not because nalalayuan ako. Isa sa mga reason yun kasi nahiya na rin ako. Though ngayon, naging okay na ako kasi I was able to secure my finances as of the moment. So kaya ko gustong i-share sa inyo to kasi alam ko na kayo din nag-struggle ngayon at saka you are into like depression stage. Hindi kayo nag-iisa, may mga support kayo dyan na pwedeng yung mapagsabihan problema. Though nakakahiya din naman na sabihin na reason yung utang. So pumili lang kayo ng isang taong mapagkakatiwalaan yung mapagsasabihan nyo ng mga ganong situation. At saka manood kayo sa videos, sa YouTube, ganyan, gaya ng ginawa ko, pampalubag-loob. At saka sa mga videos ko na rin, if you really want our videos, diba? At saka huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala, kasi just get up, do whatever you wanna do. Yung normal na ginagawa nyo, magtrabaho lang kayo para at least mabayaran nyo unti-unti yung mga utang ninyo gaya ng ginawa ko. So ayun, wala namang pumunta, wala namang nagreklamo sa akin sa barangay. Parang panakot lang nila yun, guys, kaya wag kayong matakot na bumangon, diba? Haya, yung mga text message nila na yon, huwag niyong i-delete, okay? Huwag niyong i-delete. Deadmahin niyo lang, huwag niyong replyan, okay? Huwag niyong replyan, pati yung mga tawag nila. So, ang ginawa ko that time, hindi ko na rine-replyan yung mga tawag, yung mga text nila. Binablock ko actually yung mga number na yon. So, hindi ko na sila napakialam. Tsaka, ina-uninstall ko yung... Re-remove ko na yung app sa phone ko kasi ayokong makakuha pa silang information about sa akin. Kasi it's very private, di ba? May mga pinoprotektahan tayong information, no, personal information natin. Charge mo na sa loob. So, kaya tinanggal ko na lahat yung app na yun. Thank God, di ba? So, alam kong... Sandali. Alam kong may mga experiences din kayong ganun. Huwag kayong matakot. Like I said, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo to. Bumangon kayo, magtrabaho, mag-save ng pera, bayaran nyo unti-unti, di ba? O kung pwede nyong i-email yung mga company na yun na ganito yung situation nyo para naman sabihin nila na hindi nyo tinatakbuhan. At least nag-update kayo sa kanila kung ano nangyayari, kung bakit kayo hindi nakakabayad. And then, do your research na rin kung talagang legit sila. Mag-check kayo sa website ng Security Exchange Commission kung talagang registered sila or may certificate sila to operate a business. Be mindful, be vigilant. Diba? Mag-research kayo, do your research. And wag nyong i-ano yung sarili nyo. Wag yung i-mukmuk, tawag dito. I-mukmuk yung sarili nyo sa sa isang corner. Bumangon kayo, gawin nyo lahat ng gusto nyo. Diba? Wag tayong pa-apekto sa nangyayari. Ganun lang yun. Kasi, I believe that the government is doing their best to, protect us. Kagaya nun, diba rin-remove nila yung ilang apps yun, di ba? Binan nila.
parang 1,000 apps yata yun, yung hindi registered sa SEC at saka unlocking mag ano ng interest. So ang mapapayo ko, tip ko sa inyo din, my takeaway, avoid those apps na, i-uninstall nyo na lahat. Huwag na kayong matempt, huwag na kayong mag-apply kasi ang lakas na mag-interest. I know, ang daming mga advertisement na lumalabas sa Facebook, sa YouTube, or Play Store na ganito, tawag dito, as fast as 2 minutes, makakawa na kayo ng load. As much as 10,000, ganyan-ganyan. So, huwag kayong matitempt. I-assess nyo, mag-research kayo kung legal ba to, worth it ba to, na-applyan, ganyan-ganyan. At saka mas maganda, mag-save na lang kayo, guys. Huwag masyadong spend dyan, spend dito, di ba? Mag-save kayo kahit 1,000 a month, ganyan, mag-invest kayo. Mag-invest kayo sa stock market. May mga videos din ako how to invest in stock market. As low as 1,000, pwede ka nang bumili ng share. Like, share sa frutas. Eto, papakita ko sa inyo. Pwede nyo panoorin yung video dito. Ilalagay ko dyan sa taas. So, tapos, pwede rin kayong, instead of making utang with other lending companies, even like a credit card, kasi malakas din mag-interest ng credit card. I was credit card addict before kasi may credit card din ako, dalawa. Malapit ko na sila mabayaran actually. So, gusto ko lang i-share sa inyo. And then, ayun. So, mag-save kayo. First, mag-invest kayo sa stock. O kaya, i-save nyo na lang sa life insurance. Yung Prove Life, may ano yun, investment din yun. Insurance plus investment. Hindi lang siya basta investment. Yun, meron kayong makukuhang investment after 2 years. Though it's not a guarantee kasi depende yun sa fluctuation ng ano market. Pero meron kayong makukuha. At least yung investment nyo na yun, protection nyo na rin sa entire life ninyo. Diba? So, may video din ako dyan. Pwede nyo check dito. And so far, yun lang muna yung advice ko sa inyo, guys. Be safe and avoid those negative thoughts. And wag na kayong mag-apply ng mga lending apps. Parang awa nyo. Kasi ibabaon talaga kayo sa utang nyo. So, pangarap natin magkaroon tayo ng financial success. So, ayun na nga guys. Thank you so much for watching our video for today. I hope may mga natutunan kayo ngayon sa ating discussion. So, don't forget to like and subscribe to our channel. Till our next video, mga kachikadora. Bye!